ng COVID. Yes, ma'am. Yes, sir. Opo. Meron po tayong bagong nalabas na department order. Supplemental po siya dun sa una nating department order na school calendar. Doon po nakalatag yung mga instructions natin na unang-una minimum public health standards and other health protocols na pwedeng i-implement ng ating mga schools. Sa lahat naman ng lugar, no, hindi lang sa eskwelahan, even sa ating mga workplaces at iba pang mga establishments, meron talagang COVID. This is but a natural consequence ng ating pagbalik sa mga trabaho, sa ating paaralan, sa simbahan, sa mga malls. And ang mahalaga lang sa pandemic is that we ensure that yung bakuna ay available para sa ating mga citizens. And pangalawa, yung gamot na Molnupiravir at Paxlov ay available para sa mga nagkakasakit ng COVID na qualified sa mga gamot na ito. At pangatlo, yung ating critical care capacities ng ating mga hospitals ay hindi na overwhelmed. So, yun po yung tatlong bagay na kailangan natin i-ensure na natutupad at namomonitor ng government. Kailan na po tayo ready para sa implementation ng face-to-face classes sa November 2? Or magkakaroon po ba ng adjustment sa dates? Sir, nag-implement na po tayo ng face-to-face classes. Nag-implement na po tayo ng face-to-face classes noong August 22. Kung nakita nyo po, doon sa department order ng school calendar natin, binigyan na po natin ng options ang ating mga eskwelahan. Unang-una, there is the option of 5 days in-person classes. Pangalawa, there is the option of blended learning o yung combination ng in-person classes at distance learning, whether modular or online. At pangatlo is yung full online classes na option. So, nag-implement na po tayo ng face-to-face noong August 22. Maliban sa Rita Bags, ano pa yung mga commitment na Qatar para matulungan yung education system dito sa bansa natin? So far, ito pa lang yung initial collaboration namin, no, with the Office of the Vice President and the Embassy of Qatar, yung pamimigay nila ng souvenir bags at educational kits sa loob ng mga bags para sa ating mga daycare school children dito sa Mandaluyong. And tayo ay nagpapasalamat sa atin pong Mr. Ambassador Almakir sa kanyang generosity sa ating mga daycare students. And of course, sa kanyang pagpapakita ng importansya sa edukasyon ng ating mga daycare students. May tanong ka? Ma'am, yung ano po, yung hinihirap pong salary increase ng mga teachers, napagbibigyan po ba? Opo, ma'am. Napagbigyan na po yun sa administration ni President Duterte. Nagpasa po ng batas na meron pong salary increases in tranches for 5 years. Nagsimula po yun noong 2019, nabigay po yun noong 2020, nabigay po yun noong 2021, and yung fourth year ng salary increase ay nabigay po this year, and President Marcos already committed at nandiyan na po sa loob ng budget ng 2023 ang fifth year salary increase ng ating mga teachers. Ang pinakamahalaga na masasabi ko na nagawa natin as a country is naibalik natin yung in-person classes sa ating mga eskwelahan. Gaano po mahalaga yan para ma-address po yung learning gap na nangyari during the distance learning? Marami ang studies na nagsasabi na mas malaki ang benepisyo para sa isang estudyante kung meron siyang in-person na classes. Kaya napakahalaga na nabalik natin ang option na iyon sa ating mga eskwelahan ang mag-conduct ng 5 days in-person classes. And meron tayong mga schools right now na ganun nga yung ginagawa nila dahil nakita din nila na
mas napapadali ang pagtuturo nila kapag 5 days in-person classes ang kanilang kinoconduct sa school. Oh, okay. Sa ngayon ay meron pa pong discussions at the cabinet level kung bibigyan pa rin ba ng options ang mga schools with regard to kung anong klaseng distance learning or mag-i-implement ba sila ng blended learning. So meron kaming report na ginagawa ngayon para sa Pangulong Marcos at makapag-desisyon siya kung ano po yung ways forward natin with regard to the options na binibigay natin sa ating mga eskwelahan. Ang sa K-12 program review na gawa na po ng administration ni Secretary Briones ang reviews ng grades 1 to 10. Ngayon po, pagpasok ko, sinimulan po natin ang review ng grades 11 to 12. So ang pinipresenta po natin simula noong timeline ng August until December is the presentation of the results of the review ng grades 1 to 10. Simultaneous yun ng pagsisimula ng review ng grades 11 to 12. Ma'am? Ah, okay. So, wala pong Intel funds ang Department of Education. Meron po kaming ni-request na confidential funds, which is based on the Memorandum Circular 2015-01. And lahat po ng tanong ng ating mga honorable members of Congress ay nasagot na po natin during the budget hearing. Okay, ma'am. Sabi niyo po nung sa APRA, equal distribution no, ng resources and budget para po sa mga nangangailangan. So far, meron pa po ba kayong mga na-identify na areas na bukod sa APRA na kailangan po ng facilities at classroom po? Yes, sir. Opo. Napakarami po sa ating listahan na hindi lang sa mga mandated sa amin sa ngayon no, because of the devolution, yung 4th to 5th class cities and municipalities, but even sa 1st to 4th, sorry, 5th to 6th class cities and municipalities, but even sa 1st to 4th class cities and municipalities, meron din pong marami pang nangangailangan. And even by my experience as City Mayor of Davao City, which is a highly urbanized city, meron din po kaming pangangailangan doon kahit napakalaki po ng budget ng Davao City and malaki din po ang special education fund namin. Nandoon pa rin po yung ating mga last mile schools and yung mga geographically isolated and disadvantaged areas na nangangailangan din ng school infrastructure. So yes, in terms of access, malaki po yung hinahabol natin sa ating mga school infrastructure. Gina? Oh, okay. Ito po ay base po sa materials na pin-repair ng ating Embassy of Qatar. And base po sa kanila, appropriate po yung bag para sa mga small children. Ma'am, pwede po kong magtanong, ito po sa pagpatay po sa isang journalist, Mr. Persida. May mga concern po na baka magkaroon po daw ng chilling effect sa media yung pangyayari. Ah, okay. No comment. Okay. Wala na? Okay.